Natapos na po ako magturo kung paano mag-upload at mag-edit ng mga videos sa YouTube. Ngayon naman po, magtuturo naman po ako kung paano gawin ang simple pero appealing ng mga thumbnail. Samahan niyo po ako. Itutulong ng mga thumbnails sa pag-increase ng views sa ating mga videos. Kasi yun po ang unang nakikita ng mga tao kapag tumitingin sila sa YouTube. Kapag nagustuhan po nila or interesting yung thumbnail nyo, maaari po nilang i-click yung video nyo at panoorin ang content nito. So, importante po talaga na maging appealing at attractive ang ating mga thumbnails. So, tuturuan ko na po kayo kung paano gumawa ng mga thumbnails. Para po makagawa ng simple pero appealing ng thumbnails, punta po tayo dito sa Internet Explorer. Open po tayo ng new tab. Hanapin po natin ang Canva. So, yan po. Canva. Dapat po mag-sign in muna kayo sa kanila para makapaggawa kayo ng designs ng mga thumbnails nyo. Meron po silang free version. Ito pong pro, ito yung may bayad. So, sa free version lang po tayo. So, ang gagawin po natin ay punta po tayo sa create a design. So, piliin po natin itong custom dimensions. Dapat po, laging para sa thumbnail nyo sa YouTube, dapat po ang size is like 19, 20, by 1,000. 8 design. So, para po, may mga templates na po silang available, pero mga pattern lang po yan. So, para po makapag-upload tayo, madala natin yung file natin dito, press uploads. Upload, tapos, eto na po, na-upload ko na po kasi to previously. So, ando lang natin yung isa. So, itong Nandos na to, ilalagay natin sa isang side. Expand lang natin. Sa mapa. Ang ating screen. So, for example, ganyan yung gusto natin ilagay. Any picture po na pwedeng ano. Or expand na lang din po natin. Labas natin siya. Palakihin natin siya. Then, ipili tayo ng text. Ayan, dito po sa text, pwede kang mag-add ng heading para ma-adjust mo. Pero ang pinipili ko po usually, yung mga combined na mga text. Tulad nito. So, lagay po natin siya dito sa sigilid. Tapos, type po natin. Delete. Adjust natin. So, sabihin natin, lunch, sabihin natin, lunch at, lunch, tapos itong, ano, sale, baguhin natin, gawin natin at, natin nan cross. So, pwede din po natin i-adjust yung size nito para mas malaki.
masyado siyang malaki. At nandun, so pa-expand na lang din natin siya. Mas kita na lang natin. Yan. And pwede rin nating i-change yung font color into black para mas mag-stand out siya. Ngayon, medyo hindi siya kita dyan, so iangat natin. Lunch at Nando's. So, kung satisfied na po kayo dyan sa sign na to, pwede rin natin itong i-expand, palakihin. Or, pwede rin natin na paliitin ito yung picture ng Nando's. Size natin siya, tapos ilabas natin ito. Ibaba natin ito. Tapos lagyan natin ng iba pang background color. Okay, natin yan. So, ganyan na po ang lalabas. So, kung depende po kung anong style ang gusto nyo, maaari kayo pong magpili ng kung ano, no, background, design, or fonts, kung anong gusto nyo. Basta yan lang po yung simple way, and then to download it, i-download nyo na, press nyo lang po yung download, ibaguhin nyo po itong ping, yung JPEG, then download. The download po yan. Then dito sa baba, tatanungin kayo kung saan nyo isa-save. Save as. Then dito sa desktop, launch, save. So makikita po natin ngayon yan sa desktop, yung launch, itong ginawa natin kanina. So ayan na po yung thumbnail nyo. Tapos, dito naman po sa YouTube, pag-upload yan sa YouTube. Dito po tayo dito sa YouTube. So, balikan po natin yung video na ginawa natin kanina, itong timeline. So, pwede na po nating i-dikit yung thumbnail ngayon. Dito, upload thumbnail. Hanapin lang po natin yung lunch. Ito. So, ganun lang po. Kung gusto nyo natin pong baguhin yung thumbnail natin, pwede rin press natin itong tatlong dots and change or i-download kung ano man yung nilagay natin na thumbnail. So, ganyan lang po ang paggawa ng thumbnail at pag-attach nun sa YouTube. Huwag po kayo magkalala kung hindi nyo po agad makuha yung video in one time. Ako rin po, paulit-ulit kong pinapanood ang mga videos para makuha ko kung paano magawa yon. Pero sana po ay nakatulong sa inyo itong video na to, at ma-apply nyo po yung natutunan nyo sa inyong paggawa ng mga thumbnails. So, until we see each other again in my next video, this is Lorraine, reminding you that God loves you. Bye!